Ayun, what's up guys? Ngayon, nandito tayo ngayon sa Panadera di Kapampangan Resto Bar. Ayan. Ayan siya. At siyempre, papasukin natin yan guys. At nandito tayo ngayon sa labas guys. Siyempre, dito yung... Ito lang, dito lang sa Bantubay, sa Olongapo Road, Guagua, Pampanga. Ayan. Ngayon, papakita ko sa inyo guys. Papasukin natin yung Kapampangan, Panadera di Kapampangan. Ayan. So ngayon guys ay magbo-voice over muna tayo dahil nga papasukin natin yung Panadera di Kapampangan. At pasensya na guys, magkamali ako, hindi pala to resto bar kundi restaurant lang guys. Siyempre sa likod niyan guys meron yung bakery. At ngayon ito nga guys ay papasok tayo sa restaurant ng Panadera di Kapampangan. Ayan, shout out sa iyo ma'am, yung may-ari. Ayan. At ayun nga si ma'am, yung may-ari, yung kumakanta doon. Hindi ko, kaya ako nagbo-voice over guys kasi naka-operate tayo kasi kumakanta sila. At ayan pala yung mga insimada nila, kung paano sila nakilala guys, o kaya mga kabiking, ayan. At meron silang mga kwanyan, yung mga candy. At siyempre, titignan natin yung mga pagkain nila. So talagang napakasarap naman talaga yung mga pagkain dito guys kasi ilang beses na rin tayong kumain dito. Alam nyo ba, sa halagang 350 pesos ay makakain nyo na lahat yung mga pagkain dito. At siyempre, meron tayong, tignan natin yung kanilang sinigang at hindi ko pala sigurado kung sinigang yon. Ayan, pero ayun, yung mga iba na ng pagkain. Bali, konti na lang yung natirya yung guys kasi mga hapon na ako nag-video guys. Ayan. At madalas akong pumunta dito guys kasi yung pinagtatrabuhan ko dito sa Pampanga ay malapit lang dito. Kaya madalas akong bumisita kay ma'am kasi tinutulungan ko rin siya sa paggawa ng tinapay. At yun nga, nakilala siya sa Ensimada. At ngayon gusto niyang gumawa ulit ng ibang product na ipupost niya sa kanyang Facebook page na Panadera di Kapampangan. At ayan nga yung mga pagkain nila guys. At sa mga gustong pumunta dito guys ay dito nga lang yan sa Olongapo Road, Guagua, Pampanga. Ayan. At kilalang kilala yan dito yan guys. Ayan, tignan nyo naman yung pagkain nila guys. Eh pasensya na kayo, medyo malikot yung ating camera. Ayan, hindi pa kasi tayong ganong expert. Nang tagal na natin nagbablog pero hindi pa tayo expert sa paghawak ng camera. Ayan, at wala pa rin improvement yung ating mga video. Eh, sa totoo lang guys, dati ginagawa ko lang naman libangan yung pagbablog. Pero, ayun, kahit ginawa natin libangan lang ay nagkaroon naman tayo ng kahit pa paano ay nagkaroon tayo ng kunting kinta kasi ilang beses na rin tayo nakasahod sa ating YouTube. Pero kadalasan ang pinupost natin guys yan ay yung mga tinapay. E ngayon dito naman sa restaurant kasi kung guys, sabi ko nga sa inyo mayroon itong bakery pero sa loob yon. At abangan nyo yung vlog namin sa kanyang bakery guys. Ayan si madam yung may-ari. Ayan. At paikot-ikot lang tayo dito guys sa kanyang restaurant. At siyempre may mga bata dyan, anak yata yan ng mga empleyado niya. At alam nyo guys, napakalamig yung bar, yung restaurant na to. At pwede ka nga rin dito kumanta. Pero pwede rin dito mag-celebrate ng mga okasyon gaya ng birthday. Ayan. At siyempre mga anniversary, pwede rin kayong pumunta dito. Yung mga mag-jowa, dito kayo mag-date. At sigurado sulit yung 350 nyo dito. Pero per head po yung guys. At siyempre yung mga bata ay may mga discount yan. Ayan. Ayan yung mga insimada nila guys. Ayan. Diba? Lahat yan guys sa halagang 350 ay pwede nyo lang kainin. Unlikon po yan. Bawal nga lang mag-take out. At yun, pinasok ko rin yung mga pinsan ko dito guys, pero sa bakery sila. E ngayon, dahil nga gumagawa pa lang sila ng
ibang klaseng tinapay na pwedeng kuan eh, minsan ay ibig ko sabihin ay all around pa rin yung mga pinsan ko. Pwede sila sa Bicol, pwede rin sila dito sa restaurant. Ayan guys, tignan lang natin yung mga pagkain nila. Pabalik-balik lang tayo, paikot-ikot lang tayo. Ayan. Hapon na to guys, itong oras ng hapon. At hanggang dito na lang guys. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta pa rin sa aking YouTube channel.